Hello everyone! So today, kasi ang dami nagtatanong sa akin kung saan ko daw nilalagay yung mga importanteng papel, mga gamot. So ngayon, itutour ko kayo dito sa aking closet na nilalagyan ko ng mga extra. Etong closet na to, hindi na to ginagamit kasi yung mga damit namin ng asawa ko, kakaunti lang naman. So nilagyan ko ng kung ano-ano para mas malinis tingnan. So ito kasi yan, cabinet yan. Ito, cabinet din to. So dalawa lang naman kami ng asawa ko ang gumagamit dito. So ito, ipapakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung anong tawag sa closet na to. Pero lahat ng extra, andito. Mga gamot, towels, mga sheets. So let's go. So, titingnan natin ngayon ang loob. So, ayan ang itsura niya from there, up there, hanggang dito sa baba. So, uunahin muna natin dito sa gitna. Ito yung lagayin ko ng gamot. Kung mapapansin nyo, mga gamot na para sa ilong kasi may ano po kami ng mga anak ko. May allergic rhinitis kaming tatlo. So, paulit-ulit lang naman yung binibigay sa amin. Kaya, kinikip ko yung mga gamot dyan. Tapos, may mga para din sa lagnat. Yan, sa mga sakit ng ulo. Dyan lahat nakalagay. Tapos, itong box na to. Para to sa nebulizer. Ito, nebulizer to. Tapos, yan yung mga saline. Yung para sa mga plema ba pag may ubo ka. So, kailangan nakalagay siya sa isang box para kung gagamitin. Usually kasi sa sala, yung mga anak ko nagpapa ng nebulizer. So, binibitbit yan doon. Tapos, ito ko din nilalagay yung yan, pangkuha ng blood pressure. Pang travel ito. Ewan ko ba't nakalimutan ni Mr. Binadala niya kasi ito. Ay, hindi ko siya mabuksan. Teka lang. Yan. Yan oh. Pang ano yan. Yan. Dito lang sa wrist nilalagay. So, pang travel yan. Pero, bakit niya nadala? Yan. Tapos, eto naman yung mga sa buhok shampoo at saka kung ano pa. Conditioner. Ito yung brand na ginagamit namin. Yan. Dati, ginagamit ko shampoo bar. Pero, yung buhok namin nilex kasi, diba, kulot. So, laging dry. Talagang, maano sa buhok. So, sabi ng asawa ko, bumili ka ng para sa pangkulot talaga. Pero lahat na kami, ito na lang yung ginagamit para isang shampoo na lang. Yan, ito naman, gel para sa buhok namin nilex. At ito naman, yung coconut oil para din yan sa buhok. Tapos, ito naman yung mga sabon. Hindi talaga ako bumibili ng mga sabon or shampoo na maramihan. Usually, pang good for 1 month lang siya. Ito yung brand na ginagamit namin. Yan. Kasi ito, wala na siyang balot na plastic sa loob. Box na lang. So, less yung basura ba. Pati yung safeguard, naubusan na nga kami ng safeguard. Usually talaga, bumibili ako ng 2 safeguard at 4 na Dove na ganito. Isang buwan na namin yon. Tapos, ito yung Dove Baby Bar. Baon ko yan galing sa Pilipinas dahil hindi available yan dito. Si Lex may eczema. Ito yung Baby Dove na to. Ito yung ginamit ni Joaquim noon. Nung nagka-eczema siya nung baby pa din siya hanggang sa toddler. Ito yung sabon niya at maganda. So, binili ko si Lex. Baka ako matanggal yung eczema niya. Dami na naming gamot, ang dami na naming alam niyo yung reseta na cream. Pero ganun pa din, ganun, pabalik-balik lang yan. Pero gusto ko kasi na wag nang mag-cream o kaya yung gamot. Gusto ko na lang yung sabon at saka yung lotion. Ganito din yung brand ng lotion niya na bit-bit ko galing sa Pilipinas. Pero dito, hindi yan available, alam ko. Kasi ang dami ko nang pinuntahan, wala. Nag-order ako sa Amazon, wala. So, nagdala ako galing sa Pinas. Tapos, ito naman yung ano ko, yung mga pang scrub na gustong-gusto ni Joaquim. Galing to sa tanim ko na patola sa garden. So, yan. May 4 yata yan na ganito.
hindi na ako bibili ng pang ano niya, pang scrub. Tapos eto naman yung lagayan ko ng mga panlinis sa paa, sa kuko, I mean. Kasi hindi kami nagpapasalon ng asawa ko dahil ayaw kong pumasok ng salon, nahihiya ako. So kami ang naglilinis ng paa namin at saka ng kuko sa kamay. Hindi na kami nagpapasalon. And then eto yung sa ilalim, makikita nyo, galing yan sa bilas ko kasi pinahiram ko sa kanya dati yung pump, breast pump ko, yung ginamit ko kay Lex. Tapos malaki naman na yung baby niya ngayon. Nung umuwi kami sa Pinas, isinuli niya sa akin kasi magagamit ko pa daw pag nanganak ako. Yun. Kaya ano kami, parang maganda, no? Parang yung gamit mo nagagamit ng iba. Diba? Tapos mabalik sa'yo. Maganda. Hindi ano, parang matipid. Yun, nakatipid kami. Tapos eto naman, mga karayom ko. Mga pantahe. Yan o. Yan yung lagayan ko. So, yan yung sa gitna. Dito naman tayo sa baba. So, ito yung mga extra towel. Yan. So, ito. Ito yung pinaka-tissue namin kasi hindi kami gumagamit ng papel na ano, tissue. Para bawas basura, bawas yung gastos. So, matagal ko na po itong ginagawa. Years na. Tapos, ang dami nagsasabi, kadiri. Siguro, in-imagine nila na yung gamit ito is diretso yung punas. Hindi po. Pwede ka pong gumamit ng spray. May spray po lahat ng banyo dito. So, pwede kang gumamit ng spray o kaya tabo. Hugasan mo muna. Maghugas ka. Lagyan mo ng sabon. Tapos, banlawan mo. Pagkatapos mong magbanlaw, ito yung pang dry mo. Parang tuwalya din, pero sa baba mo gagamitin. So, washable. Diba? Kaysa bibili ako ng tissue. Tapos, itatapon ko. Diba? Ito, nakatipid kami. Ang tagal na namin hindi gumagamit ng tissue. Kahit sa kusina, mga cloth ang gamit namin. Tapos, ang tagal na din na nakatipid kami. So, yan. Parang tuwalya din siya, pero sa baba. Okay? And then, dito naman, yung mga extra na bed sheets sa bed namin at saka sa mga anak ko. Hinihingal ako kasi kagagaling ko lang sa school, nagsundo kay Lex, ang init-init. Anyway, yan yung mga bed sheets. Yan. Tatlo na, ano, tatlong kama na yan. Tapos dito sa pinakababa, kasi ang dami nagtanong, di ba, yung papel, importante yung papel. So, ito, may tatlong basket dito sa baba. Yan. Ito, yung unang basket, andito lahat ng mga importanteng papel namin. Kay Joaquim, kay Dad, sa bangko ko yata to. Ito yung sa mga certificates nila. Ito yung mga, alam niyo yung mga marriage contract, birth certificate, mga baptismal namin na naka-red ribbon, andito. Yung mga kopya nun, andito. Tapos, ito naman yung folder para sa, halimbawa, mga papel ng sasakyan, yung sa bangko, yung sa insurance, andito yan. Then, andito yung mga para sa training ng asawa ko na mga kung ano-anong papel. So, ayan, naka, ano yan dyan. Hindi ko yan nilalagay sa ibang lagayan para lahat ng papel andito. So, pag may kailangan siya sa akin, ma'am, nasaan yung ganitong papel, saan? O, andyan sa basket. Andyan lahat. Open mo na lang. So, hindi na, lahat kami alam na andito yung, andito yung mga papel na importante. Dati, kasi, di ba, sa abroad. So, anytime na may emergency, mas madali talaga yung nakamaleta siya. Sa maliit na maleta ko to nilalagay. Kaso, nung lumipat kami dito, lumipat kami ng bahay, nasira yung, maleta. Tawag nito, naglitik. Hindi ko alam kung ano yun sa Tagalog. Basta nag-crack. Yun, so nilagay ko na lang dito sa basket. Pero dati talaga nasa maleta yan, maliit. Yan. Diyan lahat. And then, andito yung mga extra na para sa school ng mga anak ko. Like yung folders. Kasi pagka opening ng school, nanghihingi ang teachers ng
folder na mga ganito. So, bumibili ako ng bulk. Tapos, kung ano lang yung kailangan, yung pinapadala ko yung extra ito. So, next year, meron na silang ganito. Yan. Mga papel-papel yan na yung mga colored ba. Minsan sa mga project nila, meron din yan mga pencil, yan. Mga markers, mga extra nila. Yan. Tapos, dito sa kabila, ito yung mga box na halimbawa sa laptop ko pag ibibenta ko. So, gusto ko may box para maganda tingnan. Just in case na ibibenta ko. And yung Chromebook ni Joaquim, ganun din. Just in case na ibibenta, ganyan. So, andito yung mga box. Yan. At dito sa taas naman, andito yung ano, sofa cover. So, kung minsan nagtataka kayo, Miss May, bakit pa iba-iba yung kulay ng sofa nyo? Diba? Napapalitan po ang ano, ang sofa, yung cover niya. Yung cover niya, I mean. So, eto, white, ngayon yung gray yung ginagamit namin. Para salitan sila. Dalawang set. Eto yung mga extra. Si Joaquim kasi mahilig sa kumot na ganito. So, pang bisita din namin to. Gustong-gusto niya yung kumot na parang fluffy. So, instead na isa lang yung kumot niya, dalawa. Andun sa kanya yung isa, tatlo kasi to eh. So, may comforter siya, tapos may ganito. Sa taas naman, alam ko empty yung box na to eh. Ano yan? Parang lagayan ng mga damit na hindi ginagamit. Para siyang, ano, maleta na square na pwede mo siyang ilagay sa ilalim ng kama. Tapos yung pag nag-travel ka na una, yung sa leeg. Yan. So, yan po ang lagayan ko ng mga extra. Andiyan na lahat-lahat. Pag may kailangan yung mga anak ko, tingnan nyo doon sa closet. Sa lagayan ng towel. Andun lahat. Sikreto talaga dyan is, pag nakita mong makalat, ayusin mo pag may oras ka. 10 minutes, 15 minutes. Ang laking ano yun. Ang laking tulong nun kung gusto mo talagang maglinis or gusto mo talagang ayusin ang isang parte ng bahay mo. 15 minutes, believe me, marami ka nang magagawa nun. So, halimbawa, ganito yung mga towel. Tawag ito, yung gulo-gulo. So, 10 minutes na tupiin mo ng maayos, ibalik mo sa ayos. Diba kaysa titingnan mo lang, ah, mamaya na, bukas na. Hanggang sa dadagdag lang ng dadagdag yung kanad. At gugulo lang ng gugulo ang isang parte ng bahay mo. So, yun yung sikreto dyan.